Hello guys, this is Jimmy Sarael. For today's video mga idol yan, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-reset ng tensioner sa ating Redder 150. Yeah guys, binabaklas na po natin ang ating play rings. Tapos panoorin na po natin mga idol para matutunan nyo po kung paano mag-reset ng ating tensioner sa ating Redder R150 na hindi na po tayo pupunta sa mekaniko. Okay guys, stay tuned. Alright guys, natanggal na po natin yung tensioner natin. Yan, galing po sa makina, natanggal na natin. Ang gagawin nito mga idol, tuturo ko sa inyo kung paano mag-backlash kasi tinatanggal pa to eh. Merong technique dito mga idol. Ang iba, pinupokpok. Pero may isa pang technique dyan mga idol na malupit na hindi pa alam ng iba. Yan, ganyan lang kasimple mga idol oh. Yan, tulak nyo lang to dito. Habang pinipihit nyo yung lock ay yung spring. Tapos pagka napihit na natin mga idol, ang gagawin natin, biglang bunot na lang natin dito sa lock. Pagka bunot natin sa lock mga idol, ayan na, ready, 1, 2, go. O diba, nabunot lahat. Ganun lang kasimple. Alright. Tapos ito na yung pinakaporma mga idol. Ito yung housing, may spring sa loob. Ito yung retainer, itong lock, at saka yung thread para ito na yung i-reset natin. Okay. Ayun mga idol, since wala tayong lock sa ating tensioner, mag-improvise na lang tayo ng lock. Yan, gupit-gupit lang. Okay. Yan, improvise lock lang tayo. Okay. Yan, ganyan lang purma mga idol, parang letter H lang siya. Para kapag nakatusok siya dyan. Nice. Ngayon mga idol, isasagad na natin to. Yan. Pasok natin konti. Ayan. Kunting ikot lang. Tapos, ayun na. Yun na yung ano natin dun. Yun na yung sukat. Okay. Habang ano mga idol, ibalik na natin. Oop. Balik, balik. Balik, balik. Okay guys, ang pagkabit naman po niyan, kung napansin nyo, meron siyang nakasulat na up dito. Ibig sabihin, yan yung ilagay natin dito sa bandang taas. Alright. Ganun lang kasimple. Ayan, lagay na po natin. At napaka mahalaga po palang ano, bago kayo mag-reset mga idol, kailangan na huwag nyong ikutin yung gulong. Huwag ikutin ang gulong. Huwag padyakin. Kasi ang tendency niya mga idol, pagka umikot yung gulong, baka tumalon yung isang ngipin dun sa loob. Yari, mas mahirapan tayong ano, may malaking problema.
Kaya hayaan natin naka-neutral ang ating gear bago tayo magbaklas. Yan, kakabit na natin. Kanina mga idol, kung kuan, nung bago ko to siya tinanggal, talagang maingay na. Naramdam ko na yung ingay. Kaya ngayon sana mabawasan. Kasi kung hindi mabawasan mga idol, ibig sabihin ano na, palitin na talaga yung ating tensioner. Kailangan na nating mag-manual. Okay. Higpitan na po natin. Ang paghigpit po dito mga idol, hindi masyadong mahigpit. Delikado ba maputol. Napakamahalaga ditong ingatan nating tornilyo na to. Malaking problema pag naputol ang tornilyo dito. Ayan, yung ramdam nyo lang na sumikip na. Ngayon, tatanggalin na natin yung ating lock. Paparinig ko lang sa inyo mga idol, pagtanggal niyan, may marinig kayong lagitik niyan, ibig sabihin tumutulak na yung ating tensioner. Ito yung lock na ginawa ko mga idol. Ayan, pakinggan nyo, may maririnig kayo dito banda na tinutulak na niya ang ating timing chain, ang ating chain. Ayan, napansin nyo mga idol, may narinig kayong pitik. Ibig sabihin nun, tinutulak na niya yung kadena. Okay, time po testing. It's time to testing na. Tingnan nyo mga idol ang aking improvised na lock, di ba? Kinupit ko lang yan. Okay. Testing na natin yung tunog mga idol. Yan, naikabit na po natin. Na-reset na. Ngayon, paandarin natin. Yun, medyo nawala nga yung lagitik mga idol. Yan, okay na. Nawala na yung lagitik na narinig natin dyan. Alright, ganun lang kasimple mag-reset. Yan, panoorin nyo lang tong video na to at hindi na kailangang hindi nyo na kailangang magbayad pa sa mekaniko. Okay, wala na pong lagitik. Nagawa natin ang paraan na hindi na tayo nagbabayad sa mekaniko. Kayang-kaya nyo na po natin mga ano mga idol, mag-reset ng tayo-tayo lang. Yan, pansinin nyo po, wala nang lagitik. Napakatining na ulit.